Ipinadala ng France ang unang Scorpene diesel-electric submarine sa Pilipinas na tinanggihan ng ibang bansa. Ang gobyerno ng France ay nag-aalok ng mga submarino nito na may mataas na pagganap sa hukbong dagat ng Pilipinas upang suportahan ang mga aktibidad nito sa pandagat. Sinabi ni French Ambassador Michele Bocos na ang potensyal na submarine deal ay itinaas sa kanyang pakikipagpulong kamakailan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinahanap ng Philippine Navy ang kauna-unahang submarine nito mula noong nakaraang taon, ngunit nahadlangan ng coronavirus pandemic ang paghahanap. Ibinunyag ni Bocos na kabilang ang European nation sa mga nagsumite ng panukala sa Maynila hinggil sa posibleng pagbili. Sinabi rin niya na laging handa ang gobyerno ng France sakaling gumawa ng desisyon ang Pilipinas. Malinaw na nakatuon ang France sa pakikipagtulungan ng mas malapit sa Pilipinas. Handa kaming magtrabaho sa pananaw na yun sa kanila, sabi niya sa isang Indo-Pacific Symposium. May nagaganap na talakayan. May tender at may proposal. Ito ay isang normal na talakayan. Mga submarino na napatunayan sa dagat. Itinatanghal ng French defense firm na Naval Group ang kanilang Scorpene diesel-electric submarines bilang unang underwater vessel ng Pilipinas. Ang mga ito ay iniulat na napatunayan sa dagat na tumutulong sa mga hukbong dagat ng Chile, Malaysia, India, at Brazil na bantayan ang kanilang mga teritoryong pandagat. Ayon kay Naval Group Asia-Pacific Vice President Nicolas de la Villemarque, ang France ay may kalamangan sa ibang mga bansa dahil sa kakayahan itong lumikha ng isang fleet ng mga modernong submarino. Ang focus ay hindi lamang ang pagkuha ng platform, ito ay sa paligid ng tatlong haligi ang plataporma, ang pagsasanay, at ang pagpapanatili, at ang paglikha ng isang eskwadron sa Pilipinas. Ito ang nagpapaiba sa atin sa ating mga kakumpetensya, aniya. Bukod sa France, ang mga bansa tulad ng South Korea, India, at Turkey ay naiulat na nagpakita ng interes sa pagbibigay sa hukbong dagat ng mga advanced na submarino.